Naranasan niyo na bang mawala? Naalala ko nung grade 4 ako, kakatapos lang po namin manood ng pelikulang Bahay ni Lola sa Mega Mall. Kasama ko po ang pamilya ko na namili kami ng gamit sa department store. Nagpaalam ako saglit na pupunta sa bilihan ng mga CD sa tabi lang ng bilihan ng mga damit dahil nagpapatugtog sila ng magagandang kanta. Pinayagan ako ng nanay ko na may bilin sa akin na huwag kang aalis at doon niya ako pupuntahan. Sa paglakad-lakad ko at pagtingin ng mga album, hindi ko na alam ang pabalik sa usapan. Kaya ang ginawa ko ay nagtanong ako sa guard kung saan nagpapa-announce ng nawawala. Nawawala kasi ang nanay ko, sabi ko. At ang nanay ko pa ang nawawala. Nang nakita ko na ang nanay ko, sabi ko sa kanya, "Ayan, mama, nakita na kita. Ako ang nakahanap sa'yo." Kahit ang totoo, nang nawala ako sa kanyang paningin, siya ang hanap ng hanap sa akin. Madalas, ganyan din tayo sa ating pananampalataya. Sasabihin natin, "Lord, ako ang nakahanap sa'yo, ha? Ako ang nagpunta sa simbahan. Nagdasal ako kanina. Pinuntahan kita. Gumawa ako ng magandang bagay kanina. Nagbigay pa nga ako sa collection sa misa. At minsan, nagbibilang tayo ng mga ligtas points. Plus 10, plus 100, plus 1,000. Sabi ng mga kabataan. As if, dahil lang sa mga efforts natin, kaya tayo maliligtas. Kaya tayo minamahal. Nalilimutan natin ang katotohanan na bago pa lamang natin siya matagpuan, ay nahanap niya na tayo. Bago pa natin siya mahalin, ay minahal niya na tayo. Sa totoo lang, tayo lang naman ang nawawala at lumalayo at kailanman hindi siya umaalis sa atin. Noong mga nakaraang linggo, ang mga ebanghelyo ay nagsasabi sa atin tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin upang paano matamo ang kaligtasan. Sikaping pumasok sa makipot na pintuan, maging mapagkumbaba sa lahat ng oras, gawin ang Diyos bilang prioridad ng buhay, pasanin ang krus at talikuran ang lahat ng mga ari-arian. Ang lahat ng ito ay bahagi ng tao. Ngunit dahil sa ating mga limitasyon at kahinaan, nagagawa ba natin ito? Kaya ngayong linggo, ibinibigay sa atin ni Jesus ang pinakamahalagang bahagi, ang bahagi ng Diyos. Ang kaligtasan ay pangunahing gawain ng Diyos. At ang ating bahagi ay makipagtulungan sa kanyang biyaya. Ito ang diwa ng ating ebanghelyo, ang talinhaga ng lost and found. Nawala, ngunit natagpuan. Ang Diyos ang naghahanap at ang Diyos din ay masaya kapag tayo ay natatagpuan. Ayaw ng Diyos na mawala tayo sa Kanya. Kaya matyaga niya tayong hinahanap ng walang humpay hanggang sa matagpuan niya tayo. Sa kasamaang palad, patuloy tayong tumatakbo palayo sa Kanya. Patuloy tayong nagtatago sa Kanyang paningin sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Noong mga bata pa tayo, lagi tayong tinatanong ng ating mga magulang. Lagi nating tinatanong ang ating mga magulang, "Pwede ba akong sumama?" Pero habang tayo ay tumatanda na, ang ating mga magulang ang nagtatanong sa atin, "Pwede ka bang sumama? Sasama ka ba?" At sa mga panahon ng ating teenager years at kolehiyo, habang tinatamasa natin ang kalayaan sa piling ng mga kaibigan, sinisimula na nating baliwalain ang paanyaya ng ating mga magulang.
At nang magkaroon na tayo ng sariling trabaho, bahay, at kung meron na tayong sariling pamilya, idinideklara na natin ang ating kabuuang kalayaan mula sa ating mga magulang. At marami sa atin ay halos nawalan na ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Ito ang nangyayari sa ating relasyon sa Diyos. Habang nagsisimula tayong bumuo ng ating sariling kakayahan at kapasidad, nagsisimula na rin tayong magkaroon ng pakiramdam ng pagiging sapat sa sarili. Kaya ko na. Kaya ko na mag-isa. At habang iginigiit natin ang ating kalayaan at kasarinlan, nababaliwala na natin ang Diyos. Itinatabi na natin siya sa isang tabi. At sa kalaunan, tumatawag na lamang tayo sa Kanya kapag kailangan natin siya. Diba? Mga minamahal kong kapatid, alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ngunit sa sobrang pagtitiwala sa sarili, tila kumikilos na tayo para hindi na natin kailangan ng Diyos. Dahil mas gugustuhin nating umasa sa ating sariling kakayahan, sa ating saganang talento, sa ating mga plano sa buhay, sa ating mga material na pag-aari, dahil diyan hindi natin namamalayan, lumalayo na tayo sa Diyos at tuluyan na tayong nawawala. Ngunit ang Diyos, katulad ng isang ama na naghihintay sa pagbalik ng kanyang anak, hinahanap niya tayo, nag-aantay siya sa atin, hindi natin siya pinipili, pinili niya tayo. Hindi tayo tumatakbo sa Kanya, tumatakbo siya para salubungin tayo. Kaya ang tanong, nagpapahanap pa ba tayo? Bumabalik pa ba tayo ng tuluyan sa Kanya? Ating suriin ang ating mga sarili sapagkat ang Diyos ay lagi nag-aantay sa ating pagbabalik sa Kanya. Amen.